Yan, dilayat po sabat mo muli sa inyo. Purihin ng Diyos sa kalusugan at kalakasan na pa yung nagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. At ang salita ng Diyos na laging sagana, na lagi niyang pinagkakaloob sa atin. At kagaya ng lagi natin ginagawa, nagsisimula tayo sa anay. Sa kwento, no? So, simulan natin sa isang bata na umaattend ng Sabbath school, no? Si Sister Leng ay nagtuturo sa mga bata. No? At doon, itong batang ito ay natutunan niya yung kwento tungkol kay Jonah. No? Kaya nung pag-uwi niya o pagdating ng Lunes ng pagpasok niya, tuwang-tuwa siya, ikunento niya ito sa buong klase at narinig ng kanyang teacher. Yung tungkol kay Jonah. At sabi ng teacher niya, napaka-imposible na malulun ng isang malaking isda itong sinasabi mo si Jonah. Kasi kahit malaking mammal yung isdang yan, maliit yung throat niya, lalamunan, no? So sabi ng babae, maniwala ka ma'am, talagang nilulon ng malaking isda itong si Jonah. So, na-irritate na yung teacher sa batang ito. Kaya sabi niya, hindi talaga maaari yon na malulun yan, no? Hindi kasya ang isang tao sa throat ng isda, no? Hindi ako maniniwala. So, hindi naman nagulat yung bata. Sabi niya na lang, o sige, sabi niya, ma'am, pagdating ko sa langit, tatanungin ko si Jonah kung ano nangyari. Sabi yung teacher, paano ko mapunta sa impyerno? De, ikaw na magtanong, ma'am. Sabi. So, yung teacher talagang mukhang pupunta sa impyerno dahil hindi siya naniniwala sa Biblia. No? So, yun nga, si King Saul sa chapter 22 ay pinatay niya yung buong bayan ng mga pare doon sa bayan ng Nob, no? At dahil itong si Saul ay kung ano-ano na naisip niya, no? Yun nga, kaya akala niya may conspiracy na nangyayari sa kanyang bayan at hindi na siya tinutulungan ng mga ito. Kaya naman pinapatay niya ang buong pamilya ng priest na si Ahimelech. At lahat ng mga ari-arian nila, lahat ng hayop na alaga nila, no, ay dinestroy nitong si Haring Saul, no? At hindi niya man lang pinagtanong kung ano talaga ang totoo, no? Ay part conspire ba talaga itong paring ito, basta pinapatay niya lang dahil sa ganyang galit kay David, no? So nasa chapter 22 na tayo at meron tayong tatlong S ulit, no? Na take away sa araw na ito. Magsisimula tayo sa at 6 verses lang po ang pag-aaralan natin. Simulan natin sa chapter, sa verse 1, sabi, dumating ang araw na sinalakay ng isang pangkat ng mga Pilisteo ang Keila at sinamsam ang trigo sa Giikan. Nalaman ito ni David, kaya't siya'y sumangguni sa Panginoon. Lalabanan ko po ba ang mga Pilisteyong ito? Oo, sagot ng Panginoon. Labanan mo sila at iligtas mo ang Keila. Ngunit sinabi ng kawal ni David sa kanya, kung kay Saul lang takot tayo kaya tayo nagtatago dito sa Juda, paano natin malalabanan ang napakaraming Pilisteyong ito? Kaya't muling sumangguni si David sa Panginoon. No? So yung mga Pilisteyo ay patuloy na sinasakop yung bayan, no, ng mga bayan sa Israel, no, sa yung Keila nga specifically, no, at kinukuha nila yung mga bagay-bagay na maaari nilang makuha, at sa pagkakataong ito ay yung mga trigo nila, yung mga bigas nila, no, at sa pagnanakaw nilang yon, ang nangyayari mauubos yung supply nila at ano mangyayari, magugutom ang bayan ng Keila. So, nung narinig ni nakarating kay David ang balitang ito, ano ang kanyang unang ginawa? Yes.
tumawag agad siya sa Diyos. Tumawag agad siya sa Diyos. So, the first life lesson that we're going to take away is the word seek, no? So, hanapin, no? At ang mahirap sa paghahanap, no? Kapag yung hinahanap mo ay nagtatago, no? Hanap ka ng hanap pero nagtatago. Pero napakaganda na ang ating Diyos ay napakadaling hanapin, no? At sabi, at lagi naman natin na pag-aralan na from time to time sa mga pag-aaral natin na kapag ating hinanap ang Diyos, eh natatagpuan naman po siya, no? Sabi niya sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all of your heart," no? Pag buong puso natin hinanap ang Diyos, talaga makikita natin siya. Sa pamamagitan ng tinatawag na Urim, pati yung Tumim, no? Alam niyo po yan, mamaya at didiscuss ko po sa inyo. Ito po yung sinusuot ng mga pare, no? At suot po ni Abiatar to na pare, dinala niya. Sabi, si David daw po ay hinanap niya ang kalooban ng Diyos. Hinanap niya yung guidance ng Diyos, ha? Bago siya kumilos ng dapat niyang gawin. At alam niya naman po na tuwing hahanapin niya ang Diyos po ay natatagpuan niya. Nakikinig at sumasagot ang Diyos. Kaya nga sabi niya sa Psalms 34:4, "I sought the Lord and He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name." Yun po yung awit na yun. No? Sabi ni David, pag hinahanap niya ang Diyos, sumasagot to. No? At tinutulungan niya ako. So, every time na may problem, no? Every time na may lumalabas na problema sa harap ni David, si David po ay tumatakbo para hanapin ang Diyos, no? Una sa lahat, yun ang una yung ginagawa. Kagaya na lamang nung kahit na mayroong mga problema yung mga tao niya na sinabi sa kanya, tinanong niya pa rin ang Diyos, no? At kung ano ang kanyang gagawin. So, mahirap naman po kasi talaga makapaglaban na kukunti lang kayo. 400 lamang po yung tao ni David. At the fact na hindi naman po talagang tunay na mga sundalo ito, no? At makikipaglaban. Enough na po yung isang kalaban para sa kanila. Si Saul. At wag na raw nila dagdagan ng kalaban nila, no? Kasi, syempre, pag nakipaglaban kami, maaaring masaktan at mamatay. So, mababawasan pa sila. So, pero itong si Saul yun, laban lang ng daban, no? Wala nang tanong-tanong sa Diyos. Yun yung ginagawa. Pero ito si David ay nakikinig siya sa direksyon ng Diyos. No? Ting siya'y tumatawag. No? So, ito'y pagpapakita ng tunay na katalinuhan at pagiging may takot ni David sa Diyos. Para kay David, ang lubakan ay hindi nakabase sa gusto niya. Hindi nakabase sa kalooban ng Panginoon. So, naalala ko po yung napag-aralan natin ng mga, siguro, nung isang taong pa yun, no? Nung sa linya ni David, no? Pinag-aralan natin yung mga hari, itong si Jehoshaphat. Natatandaan niya po ay naging hari siya ng Juda at siya po ay ang puso niya ay naging tapat sa Diyos, no? At ginawa niya yung kalooban ng Diyos, no? At doon sa 2 Chronicles 20, nung yung mga Moabita at mga Ammonita at ibang pang mga kasama nito ay nagkaisa para labanan sila Jehoshaphat, naalarma itong si Jehoshaphat. Anong ginawa niya, no? Sabi niya, nilapitan niya agad ang Diyos, no? Nag-inquire agad siya sa Diyos kung ano gagawin niya, no? At nag-proclaim agad siya ng fasting sa mga tao, no? At ang mga tao naman ay nakiisa para hanapin ang Diyos at humingin ng tulong sa Panginoon. At si Jehoshaphat, ano pa ginawa niya? Nag-appoint pa siya ng mga tao para umawit at magpuri sa Diyos. At ano ang nangyari?
ang ginawa ng Diyos, pinatay ng Diyos ang mga kalaban nitong mga Ammonita, mga Moabita at yung taga Mount Seir, no? Ang nangyari nung pumunta sila ron, no? Tatlo yung nagkakaisang bansa. Yung tatlong bansang yun nagkaisa para lusubin sila Jehoshaphat. Ang nangyari, bago pa sila lumaban sila Jehoshaphat, napagkaisahan ng dalawa ng Moabita pati Ammonita, yung isa yung Mount Seir, no? Pinatay nila yung isa. At pagkatapos nila maubos yun, ano nangyari? Doon silang dalawa naman ang naglabanan at nagkaubusan silang dalawa, no? At pagdating nga nitong sila Jehoshaphat para labanan ng mga kalaban, dahil sabi ng Diyos ay magtatagumpay sila, pagdating nila doon, ubos na ang mga kalaban. Ang ginawa nila, kinuha nila, sinamsam nila yung mga natirang mga gamit ng mga kalaban at sila ay pinagpala doon ng Diyos, no? So, ang istorya ay nagtuturo sa atin na kailangan nating hanapin ang Diyos una sa lahat, no? At ang paghahanap sa Diyos ay pagpapakita, Sister Lane, ng pagtitiwala sa Kanya, no? At ang pagtitiwala ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, no? So, huwag nating sarilinin ang mga problema, no? At ang Diyos po ay very much willing nga na tayo po ay tulungan kapag tayo po ay may mga suliranin. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, cast all your cares, anxieties on Him because He cares for you. No? Nakakatuwa, ang Diyos ay may concern sa atin. Mahal niya tayo at gusto niya tayong tulungan. So, pag hinanap natin ng Diyos, siya po ay magpapakita, at hindi lang magpapakita, siya po ay tutugon sa ating mga naisip. So, ang nakalungkot ng mga tao ngayon ay nagtitiwala sa kapwa nilang tao, no? Kapag dumating yung problema, hanap agad sila ng mga tao na kakilala nila na makakatulong sa kanila. Nakalimutan nila ang Diyos na may kayang mag-solve ng kanilang mga problema. Sabi sa Isaiah 31:1, woe to those who go down to Egypt for help. Ibig sabihin na ano yung woe? Aba, no? Mga aba ang mga taong nagtitiwala sa mga tao lamang sa Egypt, no? At nagre-rely sa horses, at yung trust nila ay nasa multitude ng chariots nila at sa laki ng strength ng kanilang mga horsemen. Ibig sabihin, kapag ikaw nagtitiwala sa iyong kakayanan, sa mga kung ano meron ka, kayamanan meron ka, eh ikaw ay aba sa harap ng Diyos, no? At dapat daw po tayo ay humingi ng tulong lamang sa Panginoon. So, imbis na tayo po ay maging aba, wow, sa harap ng Diyos, pwede naman tayo maging mapalad sa Kanyang harap kung tayo po ay magtitiwala lamang sa Kanya. So, magpatuloy po tayo sa verses 4 to 5. Ang sagot naman sa Kanya ng Panginoon, punta kayo sa Keila at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Pilisteo. Kaya nagpunta si David at ang kanyang mga tauhan sa Keila at nilaban ang mga Pilisteo. Marami silang napatay sa mga ito. Sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas ni David ang bayan ng Keila. So ano nangyari? Kung ano nangyari kay Jehoshaphat, pagkatapos niyang hanapin ng Diyos, ganun din naman ang nangyari kay David, no? Nagtagumpay siya laban sa mga Pilisteo through the help of God, no? That's why the second life lesson that we're going to take away is the word success. Ano yung first S na? Seek. Yung pangalawa ay success o tagumpay, no? So meron tayong katagumpayan kapag tayo ay nag-seek ng tulong sa Diyos. So, ang Diyos, dineploy niya, no? Pinadala niya itong si David para makipaglaban. May kasamang pangako na sila po ay magtatagumpay. At once again, si David naman po ay since na na-prove niya naman na ang Diyos ay na kanyang pinaglilingkuran ay capable of
delivering him, eh siya po ay sumunod agad. Sabi ni King Solomon sa Proverbs 16:3, commit, no? And entrust your action to the Lord and your plans will succeed, no? So kung pagkakatiwala natin yung mga kilos-kilos natin, ang mga plano natin sa buhay ay pagtatagumpayin talaga ng Diyos, no? Kung si Solomon ay hindi sigurado sa bagay na ito, eh hindi niya na sana sinabi. Pero sigurado si King Solomon dahil napakatalino niya. At sinabi niya, magpapalaki tayo ng Diyos kapag inuna natin siya at pinagkatiwala natin sa kanya ang mga bagay-bagay natin. Nung si Jonah po ay inutusan para gumawa ng arko, no? Ito po yung pinakaunang Noah. No? Ito yung pinakaunang arko sa buong planeta, no? Kahit hindi niya alam kung anong itsura, no? Para saan yung arko, eh siya po ay sumunod at pinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang gagawin. At eventually, nagawa naman niya ito sa tulong ng Diyos sa tamang panahon, no? At yung task na binigay sa kanya ay naging matagumpay. Si Moises din naman po, nung siya po ay nintusan na ilabas sa mga tao para dalhin sa promised land, ay siya po ay sumunod at pinagkatiwala niya rin ang kanilang paglalakbay sa Diyos, no? At eventually, nakarating din naman ang bayan ng Diyos doon at naging matagumpay ang kanyang gawain. Kadalasan tayo po ay gumagawa ng tungkulin, no? Na pinatang sa atin ng Diyos, no? At minsan na sa paggawa natin ay nadidiscourage po tayo at napapahinto. So sabi sa 2 Chronicles 15:7, be strong and do not give up, no? For your work will be rewarded, no? Sa lahat ng ating ginagawa, magpatuloy po tayo at tayo po ay gagantipalaan ng Diyos. At tayo magtatagumpay sa ating mga pinagkatiwala sa ating Panginoon. Sabi sa Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So, kapag mayroong binigay sa ating trabaho ang Diyos, tutulungan niya tayo ito para matapos natin. No? Napakasarap isipin na nandiyan ang Diyos para i-assist tayo, no? sa katungkulan o gampanin na pinagkatiwala niya sa atin. So si David binigyan ng tungkulin para iligtas ang bayan ng Keila at ang Diyos naman ay suma kay David at tinulungan siya upang magtagumpay sa kanyang gagawin. So sa pagtatapos po natin sa verse 6, ito sabi, nang si Abiatar, no, yung anak ni Ahimelech, ay tumakas at nagpunta kay David sa Keila, dala niya ang ephod. Ayun, ito na yung ephod. Yung ephod po ay yung sleeveless na linen vest, no? Sleeveless, parang na apron ba yun? Parang ganun po yung itsura ng ephod. Natandaan niya, no? At yun po ay sinusunod ng high priest, no? Matingkad po yung kulay niya at yung breastpiece na yun ay merong 12 gemstones, no? May mga batong mamahalin yan, 12. At ang bawat isa nun ay nagre-represent ng 12 tribes, no? At meron po yung Urim at Tumim, no? At ito yung probably ito po yung dalawang bato o dalawang gem din na ginagamit ng priest para malaman yung decision ng Diyos, yung tugon ng Diyos, no? At ito po yung nasa loob ng ephod at parang ano to eh, parang bunutan, no? Yung dalawa, pag yung Urim siguro na kuha mo, yes, yung isa, no, no? Doon nalalaman ang sagot ng Diyos sa Urim and Tumim. So sabi yung Urim and Tumim, ang ibig sabihin daw po na yung light at perfection. At ito yung siguro yung nature at character ng God, no? At yun nga, nasa loob yun, sinishake yun para malaman yung decision ng Diyos. Hindi talaga ang Diyos yung nagsasalita na yes or no, pero doon po,
nalalaman kung yes or no sa epon. So, napag-aralan po natin na si Saul ay pinatay ang pamilya ng priest na si Ahimelech, no? Hindi niya alam na yung anak nitong si Ahimelech na si Abiatar ay niligtas ng Diyos, no? Sa kamay ni Saul, no? Imbis na itong mga pari na to ay maglilingkod kay Saul, eto si Abiatar, the last priest standing, no? Siya po ay maglilingkod sa rightful king ng Israel. Walang iba kundi si David. So, the third and last life lesson that we're going to take away is the word spared. O kaya, saved. Niligtas. So, niligtas ng Diyos itong priest na to para sa kanyang sarili. For himself. No? Si Abiatar po ay preserved niya para mag-continue yung line of communication niya sa tao, no? Especially yung time na to kay David. So kahit na ang kalaban po ay susubukan talaga hanggang i-destroy ang mga plano ng Diyos, no? Hindi niya hahayaan na ang lahat ay mawala at walang matira para sa kanyang plano. Na-remember ko po si Abraham kung saan ang buhay niya po ay naligtas do sa harap ng mga ng Egyptian, no, ng Pharaoh. Dahil ang Diyos po ay may malaki pang plano sa kanyang buhay. Si Paul po, no, na dating Saul, no, pinersecute niya yung mga believers. Imbis na patayin na lang siya ng Diyos dahil sa masasamang gawa niya, no, pinapatay niya kasi mga believers, inispare ng Diyos ang kanyang buhay, no, para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So, ang Diyos po ay nagliligtas ng mga buhay sa maraming pagkakataon at ito yung ginagamit niya para sa kanyang kapurihan, sa kanyang mga plano, no, na maipatupad. Sa ating buhay, kadalasan ay nililigtas tayo ng Diyos kapag tayo may mga sakit. Nililigtas tayo sa mga aksidente. Nililigtas tayo ng Diyos sa mga kahihiyan, no? Sa mga bagay nito may kaparaanan ang Diyos, no, para mabigay natin ang kaluwalhatian sa kanyang pangalan. So since ang ating mga buhay po ay naililigtas sa iba't ibang mga kaparaanan, sabi po sa Matthew 5:16, "Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." So, tayo po ay niligtas para mag-shine, magliwanag, no, para sa Kanya. At ang liwanag ngayon ay dapat makita ng lahat ng tao, hindi ng sarili lang natin. Walang nakakaalam na tayo nag-shine. Dapat nagliliwanag tayo sa lahat ng nakakasalamuhan natin sa labas na lang. At sa bagay nito, ang pangalan ng Diyos ang maluwalhati at maitaas ang pangalan ng Diyos Ama na nasa lang. Sabi pa sa 1 Corinthians 6:20, "You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body." So tayo po ay binili ng very precious blood ng anak ng Diyos na ang Panginoong Jesus, no? At tama lamang na ito po ay gamitin natin para mag-benefit ang Diyos at siya po ay maluwalhati sa ating mga buhay. Huwag po natin sayangin ang ating mga oras, no, sa mga paggawa ng mga maliliit na bagay na walang kwenta. Kundi magpagamit po tayo para sa mga gawain na kung saan ang pangalan ng Diyos ay maluluwalhati. So hanapin natin ang Diyos at napakadali po siyang makita, no? Sabi, "Seek and you will find," no? And pag hinanap po natin siya, ipapakita niya sa atin ang mga dakilang bagay, mga wonderful things na hindi pa natin nalalaman, no, kapag tayo po ay tumawag sa kanya. At as sa tuwing hahanapin natin ang Diyos at ikupumit natin ang ating mga ginagawa sa Kanya, ang gagawin niya naman ay sisiguraduhin niyang magtatagumpay tayo sa bagay-bagay na ating pinagkatiwala sa Kanya. At kung tayo po ililigtas niya, no,
sa lahat ng sa mga bagay na mga hindi maganda, masasama, nagawa ng kaaway, ng kalaban sa Satanas, eh pag niligtas niya ang ating buhay, tayo po ay magpasalamat. Huwag nating kakalimutan magpasalamat lagi sa Diyos. At palitan natin ito ng pagsunod sa Kanya, sa Kanyang mga utos. At sa bagay na yon, lalong matutuwa sa atin ang ating Diyos sa ating mga ginagawa at lalo niya tayo tutulungan sa araw-araw ng ating mga buhay. Yun po ang ating pag-aaral. Delightful Sabbath po sa inyo lahat.